Oh, ang gulo-gulo na naman sa social media, no? Kahit saan ka magpunta eh. Facebook, bangayan ang bangayan. Lalo na sa Twitter, nagtipon-tipo ng mga mamaru. Sa YouTube, ang daming political content. Pati yung dating puro good vibes video sa TikTok, nahaluan na din ng personality politics. Kung kayo ba naman, pumupunta na lang sa correctphilippines.org. Eh di sana, natuto pa kayo kung gaano talaga kahalaga ang pagpapalit ng ating bulok ng 1987 Constitution. Para wala na tayong ganito kagulo na politika. Mas maayos na Pilipinas para sa isa't isa. Speaking of magulo, ako lang bang nakakapansin o nahalata nyo din, yung mga presidential balls at VP presidential balls debate ngayon, eh parang naglalabanan na lang sila kung sino sa kanila mananalo for second place. Yung tipong nagtipon-tipon yung mga kandidatong nakakuha ng less than 50% sa survey. At nagbabangayan sila kung sinong pinakamagaling sa kanila. Habang itong sila BBM at Sara ay chillax na nangangampanya. Bagong Pilipinas! So yung mga debates na yon, parang less than 50% ng mga voters ang sinusuyo nila para itapat sa more than 50% ng projected voters ng BBM Sara. Hindi ba parang kahit magsama-sama kayong lahat eh, kukulangin pa rin yung boto nyo para pantapat? Ay, hindi ko lang sure ha, kasi hindi naman ako genius sa math. Mama Lenny, care to compute? Huwag na lang pala. Now, before you judge me, I just wanna firmly say na ang boto ko ay pupunta sa mga kandidatong sumusuporta sa reforma sa pagpapalit ng bulok na bulok ng 1987 Constitution towards an FBI-friendly Federal Parliamentary Philippines. Now, this coming 2022 election, boboto tayo para maghalal sa mga posisyon sa Executive at Legislative Department. Para sa Executive Department, andyan ang Presidente at ang Vice-Presidente. At sa Legislative Department naman, andyan ang mga Senators at ang party list. Now, unahin muna natin ang mga presidential balls. Isa-isahin natin at tignan natin ang stand nila sa constitutional reform. As of March 2022, ito ang ating mga nasagap. Si Ping Lacson, ayaw sa constitutional reform. Ayaw din sa pagbubukas ng Pinas sa foreign investors. Ayaw sa federalismo. Ayaw sa parliamentary system. So parang parehas lang sila ni Caliodi. In short, wala tayong pag-asang mabago ang bulok na sistema sa kanila. Si Isko Moreno, okay sa constitutional reform. Okay sa pagbubukas ng Pinas sa foreign investors. Although hindi natin sure kung anong stand niya sa federal at hindi siya pabor sa parliamentary system, eh hindi natin sure kung isusulong niya ba ang pagpapalit sa sistema. Si Manny Pacquiao naman, okay kay Lods ang constitutional reform, pero hindi natin sure kung okay sa kanya ang pagpapapasok ng FDI sa bansa. Definitely okay siya sa federalismo. Okay din sa kanya ang parliamentary system. At may commitment siya na baguhin ang ating bulok na 1987 Constitution. Ang tanong, okay lang din ba sa mga malalaking negosyante sa likod niya? Issue! Si Mama Lenny naman, okay daw sa kanya ang constitutional reform. Yun ang sabi. Okay din daw sa kanya ang pagbubukas ng Pinas sa foreign investors. Hindi ko lang sure kung naiintindihan niya ba talaga yun o yun lang yung nakasulat sa script. Char. Hindi natin sure kung anong stand niya sa federalismo. Siguro hindi pa tapos yung script na sasabihin niya para dito. Char ulit. Ayaw niya sa parliamentary system. Bakit kaya siya takot makipagdebate sa parliament? Nais ko lang pong tanungin si Vice President Lenny Robredo kung yung farm to market road ay considered na big ticket project na papasok sa ating build program ng ating gobyerno. Answer. Hindi po siya big ticket project pero infrastructure for project po siya. Okay. Papasok po ba 'yon sa build farm to market roads? Hindi po natin tatawagin build yung ating programa. Lahat pong infrastructure considered siya na infrastructure program. In short, wala tayong makukuhang commitment dito kay Mama Lugs. Lugaw talaga eh, Beth. Lugaw. Si BBM, okay sa kanya ang constitutional reform. Okay din sa kanya ang pagpapapasok ng mga foreign direct investors sa Pinas. Okay din sa kanya ang federalism. Nag-iikot pa nga siya dati para mag-explain regarding this eh. Pagka nag-federalism, yung federated state ang siyang gagawa ng sariling polisiya para sa kanyang lugar. Iba-ibang pangangailangan ng bawat lugar. Kaya dapat na pigay natin ang kapangyarihan dun sa mga lokal para makapag-decide kung paano ba ang patakbo natin dito sa ating lugar. The reason I do it is because it's terribly important that people know, not only officials, not only elected officials, but the general public know exactly what are the salient issues about our move to federalism.
Okay din sa kanya ang parliamentary system at naiintindihan niya ang kahalagahan nito. Eh, dadagdag ko lang sa that the professor said na dapat parliamentary system, dahil pag parliamentary system, multi-party system, ang partido ang talagang namumuno at talagang nagpapatakbo ng halalan para sa kanyang mga kandidato. Pero ang pinagtataka ko, hindi na ito priority. Kayo po ba ay for charter change? Papalitan niyo po ba ang ilang provision sa saligang batas na pangkasalukuyan? Eh, pwede naman siguro natin pag-usapan, pero I don't see it as being a priority. Not probably, not a priority. So, sino ba sa kanila ang nakakaintindi sa tunay na solusyon sa problema ng gobyerno? Sino ba sa kanila ang may kakayahan at may alam kung paano ba talaga makakamtan ng bawat Pilipino ang tunay na pagbabago? Sino ba sa mga kandidato na to mapupunta ang aking boto? Hashtag Team Undecided. Sa Vice Presidential Balls naman, eh wala ata sa kanila ang may pakinapag-usapan nito eh. Mukhang lahat sila ay nakafocus lang na sila ay manalo at hindi talaga ang interes ng taong bayan. So, hindi ko talaga alam kung sino din sa kanila ang aking iboboto. Hashtag Team Undecided. Now, going to the Legislative Department, kung saan magsisimula talaga ang laban sa pagpapalit ng ating bulok na 1987 Constitution. Ito ang mga senatorables ngayon na sumusuporta sa reforma. Sila ay sina Number 13, John Castriciones. Number 20, Ding Diaz. Number 29, Larry Gadon. Number 36, Princess Noor Mahal Kiram. Number 43, Rodante Marcoleta. Number 48, Dra. Mingita Padilla. Number 49, Robin Padilla. Number 50, Sal Panalo Panelo. Number 52, Manny Piñol. And number 57, Gilbert Gibo Teodoro Jr. Sila ang mga kandidato na magsusulong sa Senado na palitan ng ating bulok na sistema. Hindi katulad ng ginawa nitong tulog na kinamaanak ko liglig na natulog lang ata sa pansita. Chairman ng Constitutional Amendments, tapos walang ibang ginawa kundi harangan ng harangan ng mga magagandang reforma. Tapos ngayon, nagngangawa na dumuntante ang pagboto ng presidente at vice-presidente. Eh, si Raulo ka pala eh. Nakasaad yan sa bulok pero love na love yung 1987 Constitution. Tsaka bakit tandem voting lang ang pinaglalaban mo? Dapat team, platform-based, parliamentary. Pero anyway, feeling ko bilang na ang araw mo sa Senadong matching ka. Kung ako sa'yo, umpisahan mo na magpaalam dyan sa asawa mo na kung pwedeng kantahin yung kanta niyang Sana'y Wala Nang Wakas. Ngayon, sa party list naman, nakikita nyo ba to? Ang daming choices, no? Pero alam nyo ba na kapag dalawa o higit pa ang binoto nyo dito ay automatic invalid na ang inyong boto. Isa lang ang pwede nating shade sa part na ito. Now, alam nyo ba ang chismis? Heavily infiltrated daw ito ng mga CPP, NPA, NDF. Ang kakapal na mukha! Pondo ng gobyerno ang ginagamit nyo para pondohan ng inyong grupo. Tindin nyo, dai! Ang tigas din eh, no? Ang party list system ay para sana mabigyan ng boses sa Kongreso ang ilang sektor ng ating lipunan. Dahil ang House of Representatives o Congress ay binubuo ng mga kongresista mula sa iba't ibang distrito at mga kongresista mula sa party list. Tulad na sa Senado, kasama sila sa mga magsusulong sa pagpapalit ng ating bulok na 1987 Constitution. Importante na maihalal natin ang mga kandidato na pabor sa constitutional reform. Ngayon, sino ba sa mga party list ang kilala nyo na kaisa natin sa advokasyan na ito? Isa lang ang nasa isip ko at sigurado ako. Ang MOCA, Mothers for Change, number 80 sa balota. Kasama natin siya kahit dati pa sa pagsusulong na baguhin ang ating bulok na sistema. Ngayon, kaysa naman mapunta ang boto ko sa mga terorista, eh dito na ako sa sigurado. Nire-representa niya ang karapatan ng ating mga ina at kaisa siya sa ating pinaglalaban na reforma. Ngayon, para dun sa mga basher na nagsasabing, "Wag si Mocha kasi ayaw ko kay Banat Bay." Be, wala kang pinagkaiba sa mga kakampin. Este, kakampings na ayaw kay BBM dahil ayon sa tatay niya. Ayaw din nila kay Sara kasi tatay niya si PRRD. Tigilan na natin ang pagsamba sa mga iniidolong politiko. Let's all be Filipinos for a better Philippines. And as cliche as it sounds, this coming 2022 elections, let's vote wisely. Doon tayo sa mga kandidatong magsusulong na constitutional reform towards an FBI-friendly federal parliamentary Philippines. So ano pang iniintay nyo? Tara na! Let's correct the constitution.